Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa tatlong Pinoy boxers na kasama sa International Boxing Hall of Fame. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa trahedya at tagumpay ni Pancho Villa. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pancho Villa, the colorful Philippine challenge. Kung ngayon ay si Manny Pacquiao ang bukang bibig ng mga boxing fans, nung early 1920s, si Pancho Villa ang sinisigaw ng mga tao. Si Pancho Villa ay tinaguriang unang Asyano at Filipino boxing world champion. Siya din ay ranked number 1 flyweight of the 20th century ng Associated Press noong 1999. Marami sa ating kabataan ngayon ang hindi nakikilala si Pancho Villa. Pero kung may social media noon, ang karir ni Pancho Villa o ni Francisco Villaruel Giliedo ay isa sa matatawag natin na viral. Talaga namang nag-viral from 1919 po to 1925, 6 na taon na professional boxing career lamang, siya ay bumulusok sa mundo ng boxing at nagtala siya ng 77 wins, 4 defeats and 4 draws. Wag na po kayo magtaka kung bakit ganun kadami, dahil noong panahon po na yun, kada linggo ata ay pwedeng magboxing. Okay? Pinakasumikat ang pangalang Pancho Villa nang patumbahin niya si Jimmy Wild noong June 18, 1923 sa Polo Grounds, New York sa 7th rounds para sa kanyang championship. Dito po tinanghal siya na kauna-unahang Pinoy boxing world champion. Ito po ang footage. Lee is coming on here at the end of round one. In the next 5 rounds, Pancho keeps picking up points. And by the 7th round, Wild needs to stage a dramatic rally to keep his title. Pancho's really turning it on. The champion is trying to cover up, but a lot of those punches are landing. Villa gets in an explosive three-punch combination, and Jimmy Wild falls flat on his face. The crowd is stunned at the sight of the champion lying prone on the canvas. Pancho Villa makes an indelible mark in ring annals by taking the flyweight championship from the great Jimmy Wild. Okay, dahil po sa panalong yan, talaga namang nagpakilala ng gusto ang Pinoy boxer sa buong mundo na mayagpag at nagpaikot-ikot sa Amerika itong si Pancho Villa para ipakita ang kanyang galing. 1925, sa edad na 23 ay bumalik siya sa Pinas at lumaban ng 2 beses dahil na rin po ito sa imbitasyon ng presidente noon na si Emilio Aguinaldo yata. At sa boxing, sa edad na 23 ay napakabata pa yan, ha? Kung kumbaga malayong malayo pa po ang mararating at pwedeng marating dahil palakas pa po yan, ha? Ngunit sa taong ito ay magaganap din ang trahedya ng kanyang buhay. Okay? July 4 po, bumalik siya sa Amerika, July 4, 1925. At lumaban siya kay Jimmy McLaren. Si Jimmy ay isang 17 years old na boksingero na may 22 na panalo, isang talo at 2 draw. Nung panahon na yun, ha? Pero naging ito, alam ko itong si Jimmy McLaren na naging welterweight world champion. Pero hindi ang laban sa ring ang tunay na istorya na pag-uusapan po natin, ha? Maikli lang to. Bago ang laban po kay McLaren, ay ito pa lang si Pancho Villa ay nagpabunot ng ngipin. At sinabihan na nga siya na huwag sana ituloy ang laban, pero dahil gusto niya talaga maipagbakbakan ay itinuloy pa rin. Doon sa laban na yun ay halos po isang kamay lang ang gamit, dahil nga yung isang kamay niya ay panangga para sa kanyang namamagang ngipin. At obviously, kahit gano'ng kagaling, isang kamay ka lang, talagang matatalo ka. At yun nga po, siya po ay natalo sa points. Pero ha, ito ang isang parang balita na talagang mabibilib ka talaga kay dito kay Pancho Villa. According po sa nabasa ko sa Manila Standard, ha,
ay marami daw ang nagsabi na kahit na isang kamay pa si Pancho Villa doon, ay siya pa rin daw ang nagwagi dapat. Okay? Pero hindi yan ang nakakalungkot. Hindi nakakalungkot na nadaya siya kung sakali man. Ang nakakalungkot po ay pagkatapos po ng laban ay lumala ang kanyang ngipin. At napilitan siyang magpabunot ng tatlo pang ngipin. Wisdom tooth po ito. At pinayuan siya ng doktor na magpahinga. Pero dahil bata, dahil may pera, siguro po ay ganun ang nangyari. Ang balita po namin ay nagpa-party pa po siya. At dahil din doon, lumala po ang kanyang kalagayan. At siguro napainom ito. Hindi po natin alam, ha? At yan po ay nabasa lang natin sa Manila Standard. Pancho Villa was diagnosed daw with Ludwig's angina. Tama ba yung pagkabanggit ko? Anyway, ang ibig sabihin po nito ay infeksyon sa lalamunan. 18 araw bago ang kanyang birthday, siya ay dinala sa ospital para ma-operate. At unfortunately po, ha? Within the same month na yon, or within that day na dinala siya sa ospital, ay siya po ay binawian na ng buhay. Bago pa man po ito maoperahan, ay binawian na siya. Pagkatapos po siya ma-injection na ng anesthetic. Minsan talaga ang buhay ay mapaglaro, no? Si Pancho Villa, ha, sa edad na 23, ay isa sa pinakasikat na Filipino. Hindi lang sikat na boksingero, Filipino po, ha. Sa maikling panahon niya sa mundo ay pinakita niya na magaling ang Pilipino, pero minsan ang kabayaran ng kasikatan ay talagang napakabigat. Anyway, bago ko po tapusin itong video na ito, itong kwento ko na ito, ha, merong isang version na storya ng kanyang pagkamatay na nakakatakot at nakakagulat. At ito po ay hindi verified, pero makikita nyo po ang storya na ito sa boxrec.com. Ang boxrec.com po, sa panahon ngayon, 2020, inaasahang mabuti sa mga boxing fight. Diyan nyo po makikita yung schedule, yung result. At according dito sa website na ito, isa daw pong gambling site, pero may nireference itong boxrec na isang boxing site na hindi ko na ma-open, eh. Kahit ilang beses ko pindutin, talagang hindi na siya lumalabas. Pipindutin ko ulit ngayon para makasure, ha. Tingnan natin kung anong website yung lalabas. Pero talagang wala, eh. Wala talagang lumalabas. So, itong website na ito, infiniteboxing.com, pero wala na po siya, eh. Itong website na ito ay nagsasabi na hindi daw yung pagkamatay niya ay isang sinasadya. Isang gambling syndicate daw po ang nasa gitna ng kanyang pagkamatay. Yung huling laban niya po at pagkatalo kay Jimmy McLaren ay parang upset, major upset. Siya po ang heavily favored na manalo. Kumbaga, eh, parang automatic na alam ng mga tao na si Pancho Villa dapat ang manalo, pero natalo siya. Kumbaga, yung pagkatalo na yon ay isang major upset na malamang naging dahilan din para matalo ng malalaking pera ang mga sugarol noong panahon na yon, or mga sindikato. Ito po, noong 1989, ang 84 years old na asawa ni Pancho Villa ang nagsabi. Dahil sa, you know, pagkatalo na yon ay, kumbaga, eh, sinasabi niya, eh, hindi daw po dahil sa sakit niya sa ngipin, kaya siya namatay. Dahil daw po sa overdose ng anesthetic para kay Pancho Villa bago maoperahan. Ay, siguro naghigante. Meron pang isang reference dito kay Pancho Villa. Titingnan ko, ha. Papakita ko lang sa inyo sandali, ha. Ito, reference ito. Titingnan nyo, ha. Ito, ha. The Forgotten Story of the Man Who Sought Revenge for Jimmy Wild by Alex Daly. related po ito dito sa ating storya. Anyway po, sana nagustuhan niyo yung storya natin. Gusto ko lang matanong, ano po ba sa tingin niyo ang nangyari dito? At kilala niyo ba si Pancho Villa, ha? Anyway, sana nagustuhan niyo ang ating boxing history lesson for today. Sa susunod po, maghahanap pa tayo ng mga interesting sports or boxing topic. Pero kung kayo may suggestion kayo, pwede nyo rin i-comment. I-comment mo na, pare, baka may suggestion ka dyan.
Okay, so yan lamang po ang ating istorya ngayon. Salamat po sa lahat ng nanood at sa ulitin po, magkwentuhan ulit tayo. Comment, subscribe, and alam mo yung nagagawin mo pare. Okay, salamat! Hi, my name is Pow Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Sports.